Susa ngayong All-Star Weekend nga, ngayong taon ay medyo kakaiba dahil nga siniksik ng NBA sa isang araw ang Skills Challenge, ang 3-point contest, ang All-Star Game at ang Dunk Contest para na rin safe ang bawat isa. Dahil nung last year, iba-ibang araw nga ito ginaganap. Magkakasama ang Skills Challenge, 3-point contest at Dunk Contest. Tapos ibang araw or susunod na araw nga ang All-Star Game. Pero ngayon, kakaiba. So inuna nga ng NBA ngayon ang Skills Challenge at ang 3-point contest bago pa ang All-Star Game. At pagkatapos ng All-Star Game, gaganapin na ang Dunk Contest. So nangyari nga sa pinakauna, ang Skills Challenge. Nagharap nga si Sabonis at si Randle. At ang nanalo dyan, si Sabonis ng Indiana Pacers. And then, naghanap naman ng susunod na big man na si Nikola Vucevic at si Robert Covington. At nanalo dyan, ang big man na si Nikola Vucevic nga. At sumunod naman, si Luka Doncic. Kinaharap niya nga ang winner ng Sabonis. At yun, nanalo pa nga rin si Sabonis sa matchup na ito. Kahit na guard at magaling na guard ng kanyang kaharap. Next matchup, si Vucevic. Kinalaban niya si Chris Paul, na talagang aakalain mong mananalo dito sa Skills Challenge dahil point guard ito. Pero hindi nga yun ang naging resulta dahil si Vucevic pa rin ang nanalo sa matchup na ito. So yun nga, naglaban nga sa final round ang dalawang big men na si Domantas Sabonis at si Nikola Vucevic. Pero sa huli nga, etong si Domantas Sabonis ng Indiana Pacers ang nagwagi at nanalo ng Skills Challenge competition na ito. So susunod naman, ang napaka-entertaining na 3-point contest. So sa mga participant nga dito, si Mike Conley nandyan, si Jason Tatum din at si Lavin, si Donovan Mitchell at ang greatest shooter of all time na si Steph Curry. So sa first round nga, eto si Mike Conley ay nakascore nga ng 28 points. So hindi nyo aalam, merong 3-point basket, yung Mountain Dew 3-point basket. Medyo malayo yun sa ring, parang 29 feet ang kanyang layo dun sa 3-point basket. So parang bonus shot, iba pa nga ito sa money ball pagkatapos ng every rack. Dahil 2 points lang yun, eto 3 points. At ang sumunod nga dyan ay si Jason Tatum, ay score nga lang siya ng 25 points. Zach LaVine naman, 22 lang din, katulad ni Donovan Mitchell. Pare silang 22 points ang na-score. Pero itong si Steph Curry, sa panghuli, siya nga ayong score ng 32 points sa first round. Kaya nga't ang nag-advance sa second round or final round ay si Steph Curry number 1, Mike Conley 28, si Tatum naman 25. So para sa final round, nanguna nga dito si Jason Tatum dahil siya ang pinakamababang score sa first round. Umiscore nga lang siya ng 17. Para siyang kinabahan dun sa shooting performance ni Steph Curry. Pero itong si Mike Conley, hindi nga nagpa-apekto dahil 27 points naman ang kanyang in-score dito sa final round. So parang nagka-pressure itong si Steph Curry na galingan sa pag-shoot dahil kung hindi, matatalo siya ni Mike Conley. So sa umpisa nga ni Steph Curry sa final round ay medyo off nga siya. Dalawa nga lang ang kanyang na-shoot. Pero sa panghuli nga, sa pinaka-last rack, sa Moneyball, 26 lang ang score ni Steph Curry. So kapag hindi niya yung na-shoot yung Moneyball sa pinakahuli, talo nga siya. Pero si Steph Curry ay si Steph Curry, kaya nga na-shoot niya yun. At ang kanyang final score, 28, na talo niya nga dito si Mike Conley sa 3-point shooting contest. So pangalawa nga ito ni Steph Curry na championship dito sa 3-point contest. Ang last niya ay ng 2015 pa nga, 6 years ago na nga yun. So yun naman guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video. If you not subscribe, syempre mag-subscribe ka na. Tell everyday, manatay mga NBA updates. So yun naman, see you guys next video. Bye!